Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan na naman po natin itong mga talagang trending po kila Main Folkerson at Alden Mendoza. Patunay lang ito mga Aldab na kung nasaan nga po si Mengay, naandun bintim po si Alden. At kapag wala po yung dalawa, panay post po ngayon sila sa social media. Yung mga video na pinapakita po na kung saan magkahiwalay po sila. Di po ba? Mga Aldab, ang dami po ngayon naglalabasan sa mga website, sa mga article na talagang masasabi mong legit na nga po raw yung mga issue kay Mengay at kay Mr. Spotted. Kumbaga sabi nga po nila mga Aldab, tanggapin na nga po raw natin ang katotohanan sa mga akusasyon po nila na ibinabato. Tayo daw po ay nabubuhay lang na kung saan dapat nang kumbaga alisin na sa mga isip po natin. Sa totoo lang mga ka-Aldab, tayo lang naman po yung Aldab Nation, kampanting kampante, o yung mga true-blooded Aldab Nation. Yung iba po maraming tanong, maraming duda na hindi ko naman po may aalis yan. Sabi ko nga po sa isang komento, kumbaga may mga pinagdadaanan din po yung dalawa. Kaya po hindi masyadong nagbibigay ng mga kaganapan, pero sa mga lumalabas po o sa mga video po na lumalabas ngayon, sa mga picture na kumakalat, sa mga post at comment, kung titignan nyo at susuriin nyo, si Main Folkerson talagang pabor na pabor pa rin siya sa Aldab. Ebidensya at resibo yung panay tingin niya, panay com, panay like niya, kumbaga yun na lang po, panalo na po tayo dun eh. Di po ba? Wag na po tayong maghangad ng magko-comment pa po si Mengay, magpo-post pa po si Mengay para po sa Aldab Nation. Kumbaga kasi ginagawa na lang po niya na kumbaga pasimple. Di po ba? Alam niyo matalino naman po si Mengay, sabi ko nga po sa inyo, yung mga taga Bulacan mahilig po sila sa mga matiling mga salita na talagang mga malalalim. Yung tipong hindi masyado maiintindihan. Di po ba? Well, patunay lang yan mga Aldab na ngayon sa panahon ngayon totally ginagamit po talaga sila Mengay at Citizoy. Unang una Lazada. Saan ka naman makakita kasi ng post ng Lazada? Ibang tao po yung nakalagay doon. Pero isiningit pa po yung mukha ni Mengay sa baba. Yung tipong hindi dapat yun kasama pero pinilit po nilang isama. Sa mga nagkukomento na natural endorsement siya ng Lazada si Mengay, hindi po totally endorsement kasi po pwede po nilang tanggalin agad-agad eh. Di po ba? Katulad po nung nangyari kay Catherine Bernardo, nasaan po siya? Hindi po ba gumawa ng TV commercial? Nasaan? Tinanggal agad po. Kay Jasmine, nawala, tinanggal din po. Patunay lang yan mga Aldab na kahit anong oras po pwede pong tanggalin o kumuha ng bago. Kasi marami nagsasabi nakapirma, hindi po ganun mga Aldab, marami pong komento, pero syempre doon po tayo sa totoo na literal pong paggamit. At dito po sa post na papakita ko po sa inyo, hindi ko na po kumbaga papaliwanag pa po kung bakit mga issue po sa social media ay talagang kumahaba, talagang laging trending. Kasi ito po yung ginagawa nila eh. Pilit po ng GMA Network na idinidikit si Main Folkerson sa mga artista nila. Although ang daming post nila mga Aldab, nagulat nga ako simula po ng pinost nila si Mengay, sunod-sunod naman po eto mga, well masakit pong kumbaga sayo pong marinig to, pasensya na po kayo, pero kahit pa paano mga Aldab, malalaman nyo po yung mga website na ipinopost. Nagpost po sila kay Main Folkerson at yung ibang artista.
Tapos sunod-sunod na po yan eh. Kay Menga at kay Sanya Lopez. Yung post na yon talagang trending po yun sa website nila. Marami nagkomento. Talagang pinadami nila yung nag-click. Alam nyo po ba yung kasunod niyan? Tatlong beses po na ipinost naman doon si Julian San Jose. GMA Artist Center. Tapos meron pa pong iba. Bali, timeless po. Sunod-sunod po, mga kaaldab. Doon pa lang halataan nyo na. Halataan nyo na na kapag tinignan mo yung post ni Menga, yung post nila kay Menga, ipapapap agad-agad yung dalawa. At hindi lang po isa. Tatlo po, mga kaaldab. Pagkatapos, eto po, sinundutan nila na kay Main Fulkerson. At literal po na paggagamit, di po ba? Kaya lang siyempre mga kaaldab, hindi pa masyado pinapansin niya ng mga tao. Umatuwa na kayo dahil ipinopost nga yung artista ninyo. Hindi kayo, kumbaga, dapat maging proud kayo sa GMA website na kahit hindi nila ito talent, ginagawan po nila. Sa tingin nyo, matutuwa po yung True Blooded Aldab Nation. Hindi po ba? Wala naman po kasing bago. Kumbaga, luma pa rin. Tapos may mga kasama pa. Sa totoo lang mga kaaldab, dito po tayo sa latest na kung saan mag-isa lang po si Menga na pinopromote ang Buko Channel. Pero bakit nagiging trending? Pero bakit maraming nanonood, nakikinig? At talaga naman pong nagiging number one ang rating. Real talk mga kaaldab, di po ba? Mag-isa lang siya. At yung management po ay mahihain din po na mag-promote. Eto mga kaaldab ba? May bago pong show si Mengay. Mamaya pa po ipapalabas ang Wonder Woman. Wala pong tulong dito yung GMA Network. O baka sabihin nyo, hindi naman siya talent eh. Pero saan nga po ba ito ipalalabas? Di po ba sa GMA Ray? Paano nyo ipapaliwanag kung hindi man lang po o walang tumulong? Dapat ang post nga po nila rito para kay Wonder Woman. Dahil mamaya na po yan. Hindi, wala eh. Talagang pag kay Menga po, hirap na hirap po sila kasi alam nila panonoodin po ng mga tao kapag pinormote nila. Ito, titignan ng mga tao kaya nilagay nila. Kaya nga po sa website, kada click po niyan talagang makikita mo lahat ng mga artista nila. Kung ipopromote nila yung bagong show ni Menga, pag pinanood si Menga lang po yung makikita nila. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa bagong show ngayon ni Menga. Kumbaga, tignan po muna natin kasi mahirap po. Marami po mga nagkukwento, marami po nagsasabi na sa atin, pero nire-respeto ko naman po yung mga mamis, mga titas, at natutuwa rin po ako dahil nire-respeto po din nila ako. Ang ibig kong sabihin kapag nagsabi sila at hindi ko in-update agad-agad, kumbaga wala po silang tampo. Nakatuwa po dahil sabi lang Mr. Destiny, okay lang na hindi mo muna ipahayag itong mga sinasabi namin dahil kumbaga kasi ikaw rin naman ang mapuputukan kapag medyo tumagilid ang laban. Kaya nga po mga kaaldab, marami po talaga tayong update kaya lang syempre kailangan natin umayon po. Kumbaga tignan muna natin, busisiin po muna natin para 101 sure po tayo. Di po ba na hindi po tayo mape-fake news katulad po ng ginagawa nila. Ito, lagi ko pong sasabihin at paulit-ulit ko po. Malapit na nga po ang eleksyon. Huwag po kayong mawiwindang lalo na po sa mga True Blooded Aldab Nation na mga pusong mamon. Kapag ka nakakapanood kayo ng hindi po maganda para kay May Fulkerson. Taktika po yan ng pamilya Spotted para po sa campaign nila para po sa eleksyon. Kung titignan nyo, ano nga po ba yung makinarya nila? Medyo wala, di po ba? At yung kalaban nila ay matindi. Tangi ang gagamitin nila. Walang iba, kundi si Main Fulkerson. Sa tingin nyo, sino ba po bang iba? Bukod doon, wala na po akong nakikita. Tanging si Mengay. Kaya po, wag po kayong mangwindang kung may post na naman po si Biang para kay Main Fulkerson. Real talk to mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True Blooded Aldab Nation ka, ay consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon at ishare na rin po yung mga video natin sa mga mamis, sa mga titas, sa mga tao pong nagmamahal
kina Main Polkerson at Alden Mendoza. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.